Nag-umpisa na ang investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations sa hiling ng Washington na pansamantalang pamamalagi ng Afghan refugees sa Pilipinas habang inaasikaso ang kanilang special immigrant visa bago makapasok sa Estados Unidos. Para kay Committee Chairperson Senator Aimee Marcos, malabo ang terms of proposal ng US. Naniniwala naman si Senators Jinggoy Estrada na mas maiging ilaan ang resources ng bansa sa mga Pilipino. Agad namang nilinaw ni Ambassador to the Philippines Jose Manuel Romualdez na hindi maninirahan sa bansa ang mga naturang refugee. Una na rin itong sinabi na sagot ng US lahat ng gagastusin sakaling payagan ang hilig. Tiniyak naman ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na pinag-aaralan na ang konsepto nito. Until this moment, the terms of the proposal and request of the United States are still shrouded in mystery as far as the public as well as the Senate is concerned. The idea was to allow Afghans formally employed by the U.S. government and their qualified dependents to temporarily stay in the Philippines to process their SIV applications with the U.S. Embassy in Manila. So we immediately launched informal consultation.